Magandang gabi sa inyong lahat at maraming salamat sa pagdalo sa panibagong yugto ng Itanong Mo kay Pretender. Ngayong gabi, makakasama natin si Binibining Patricia Menjola. Kamusta ka naman ngayon, Pat? Okay lang naman yung araw ko. Maganda yung mood ko and ready na ako sumagot ng mga tanungan mo. Yan, buti naman. Maganda. So, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang unang katanungan ko ay, bakit mo pinili itong kurso na to? May mga tao bang nag-uudyok sa'yo? Inspirasyon o motivasyon sa pagpili ng kurso na to? Ito tong kurso na to kasi, di ba dati pa lang sa PLV, may isang form doon, and pipili ka ng course mo. Bale, yung unang choice mo and yung pangalawang choice mo. Yung unang choice ko is psychology, and yung pangalawa naman is communication. Kasi sa mga list ng course ng PLV, meron doon engineering, IT, ano pa ba? English majors, mga ganun bagay. And napili ko yung communication kasi sa tingin ko, ito yung nalalapit sa puso ko. So, yung psychology, hindi ko naipasa yung exam nila. So, ang bagsak ko is communication. Parang relief na rin yun sa akin kasi kung pipiliin ko yung engineering, IT, tas yung English majors, parang pahamak sa akin no, kung sakaling hindi ako makapasa doon sa unang choice ko ng course. So, parang relief na rin sa akin to na napili ko yung communication na course. Nabanggit mo yung unang kurso na pinili mo, yung psychology nga. Kung bibigyan ka ng tsansa na lumipat sa ibang kurso, pipiliin mo bang lumipat sa psychology o manatili sa kursong ito? Siguro ng mga unang taon ko pa lang sa kolehiyo, talagang may isipan ko na talaga lumipat ng ibang course kasi iniisip ko wala rin to sa course na to and nakikita ko yung mga classmates ko na matatalino, may talento, may magaling umarte, may magaling sumayaw o kumanta. Tapos sa sarili ko, feeling ko parang hindi ako pasok sa kursong ito. So parang nadadivert yung isip ko sa ibang kurso. So una pa lang, parang gusto ko na talaga lumipat. Pero habang tumatagal, parang na-enjoy ko na rin yung ginagawa ko. So parang sabi ko na sa sarili ko, tanggapin ko na lang tong course na to. Kasi baka meron pang ibang opportunity na nakaabang kung pagpaputuloy ko tong kurso na to. Ngayon naman, ano sa tingin mo yung pinagkaiba ng kurso nito sa ibang kurso kung bakit mo siya pinagpatuloy? Yung naiiba sa kurso natin, sa kurso ng iba, kasi theater arts kita. Laging nasa theater, laging nagpa-practice, puro acting, puro sayaw. So, ibang-iba siya sa mga kurso na like psychology, IT engineering. Kasi sa mga course na yan, puro utak talaga yung ginagamit. Kung either math, English, or puro essays, puro writing. Basta puro utak na talaga yung ginagamit. Pero dito sa course natin, Communication in Theater Arts, pwedeng talento yung ipakita mo sa kanila. And pwedeng ka na makapasok. Pero syempre, gagamitan din natin ang utak sa panantalino natin. So, I think, yung course natin is nag-iiba talaga sa ibang kurso. Ayun nga, meron ba sa yung pinakamahirap na bagay, yung pinakamalaking hadlang sa pagiging isang communication or theater arts major? Ano rin yung mga bagay na nadiskubre mo dito sa kursong to? Yung mga bagay na nadiskubre ko sa kurso na to is marunong pala ako magtiyaga, although parang ayaw ko. So, saka yung mga ko is, meron din pala akong talento sa pag-arte. Although, hindi naman ganun kagalingan. Pero, parang nakikita ko yung sarili ko na, na-enjoy ko itong bagay na ito. Umarte ako ng ganyan-ganyan. Pero, syempre, ang theater arts, pupunta-punta ka sa mga theater art, sa mga teatro para mag-practice. Yun nga lang, wala tayong FTF class, so hindi pa nagaganap sa ngayon. So, naiisip ko, masaya talaga itong course na to if meron tayong FTF class. Kasi, pwede tayong mag-practice sa kung saan-saan, sa arte-arte lang tayo. And, at the same time, na-enjoy natin yung sarili natin sa mga bagay na ganun. Pagdating naman sa kalusugan, yung bagay na technical, meron bang nakaka-apekto sa... Yung kurso bang ito, naaapektuhan yung mental o physical na pag-iisip mo? Siguro, yung course kasi, wala naman siya connect sa kalusugan ko talaga. Pero,
yung online class mismo yung nakaka-apekto sa kalusugan ko. Kasi online class, ang nakikita mo lang yung cellphone mo, yung bahay mo, tapos minsan nandiyan yung kama mo sa tabi lang. Minsan kapag gumihiga ka pa dyan, nawawala na yung focus mo doon sa online class mo. So sobrang ihirap i-cope up talaga. And at the same time, wala kang inspiration sa iba kasi hindi mo nakikita yung mga classmates mo and parang nakikita na ipagpatuloy yung kurso mo. So I think, siguro pag F to F, hindi naman mangyayari to sa lahat-lahat kung hindi lang nagka-COVID. Nakakalungkot. Pero, paano mo siya kinakaya? Ano yung ginagawa ng isang Patrice Mindola sa laban sa mga ito? Kaya ko, by means of, iniisip ko na lang na kaya ko talaga. Kasi wala naman ako ibang pwedeng gawin. Nandito lang din naman ako sa bahay. Wala akong pinagkukunan ng inspirasyon. Lagi lang ako tutok sa cellphone ko. So parang iniisip ko na lang, kaya ko to, kaya ko to. Kasi kung hindi ko kakayanin to, wala din naman mangyayari, di ba? So, kapag kinaya ko to, tapos nakagraduate ako, malaking relief na rin to sa akin. Kasi kung hindi ko to papatuloy, edi wala akong diploma sa bandang huli, hindi ako makagraduate, and hindi pa ako makakuha na matinong trabaho, if and case lang naman. Sa tingin mo, paano mo magagamit yung mga talento mo sa pang-araw-araw o yung mga natutunan mo sa kursong to? Yung natutunan ko sa kurso na to is sobrang ano lang eh, konti lang talaga eh. Pero tingin ko, yung natutunan ko sa kurso na to sa araw-araw na pamumuhay ko is magtiyaga. Kasi yung course na to talaga pinagtiyagaan ko lang talaga para matapos. So kung i-connect ako siya sa araw-araw na pamumuhay ko, magtiyaga na lang talaga ako kasi yun yung natutunan ko sa kurso na to, yung magtiyaga lang na magtiyaga. Kasi kung meron kang tiyaga, matatapos mo yung isang bagay, although may hirap. Sabi nga nila, kapag may tiyaga, may nilaga. Pero, sa tingin mo rin, sa 5 o 10 taon, nakikita mo ba yung sarili mong success? O saan mo nakikita yung sarili mo? Paano? Sa 5 taon, bilang isang successful na babae. Kasi kung hindi mo iisipin na magiging successful ka, kahit next year pa yan, wala talaga mangyayari sa'yo. Kasi lahat ng bagay, nagmumula yan sa isip. And pag nagmula yan sa isip, pwede mo siyang sambitin. And kapag nasambit mo na yung isang bagay, pwede mo siyang gawin. So, kailangan isipin natin yung isang bagay na positibo lang. Kasi kung lagi negative mo, mag-a-attract yun sa action mo. So, walang mangyayari sa'yo kung puro negative ka lang talaga. Kailangan maging positibo ka. So, naiisip ko magiging successful talaga ako. Although parang malabo pa lang sa ngayon, yung mga bagay-bagay. Para sa huling katanungan, ano ang maaari mong sabihin o ipayo sa mga estudyanteng nais tahakin ng kursong ito? Yung mga maipapayo ka naman sa mga estudyante ay ipagpatuloy mo lang kung ano yung gusto mo. Kasi kung ano yung naisip mo, maaaring yan yung oportunidad na nag-wait sa'yo. So kapag inisip mo na yung bagay na yan, gawin mo na yan. Kasi minsan sa buhay natin, kapag hindi natin tinake risk yung isang opportunity, wala talagang mangyayari. So kapag naisip mo na, gawin mo na. And mahalin mo yung gagawin mo sa bandang huli. Tama. Maraming salamat din ni Patricia sa pagsagot sa mga katanungan na inihanda ako. At para naman sa ating mga manonood at tagapakinig, ang aking natutunan sa panayam na ito ay nakukuha natin o na-attract natin kung ano tayo. Kung tamad tayo, na-attract natin yung katamadan. Kung masipag tayo, ma-attract natin yung kasipagan. At kung iniisip natin magiging successful tayo sa inaharap, hindi imposible hindi tayo maging successful. At ayun, maraming salamat muli, Binibini Patricia at sa mga tagapanood. Sa susunod na yugto muli, paalam. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Patricia Mendiola mula sa kursong Bachelor of Arts in Communication Major in Theater Arts. Ngayon ay makakapanayam natin si Mr. John Denver Martin tungkol sa usapin natin ngayon. So, Mr. John Denver Martin, kamusta ka naman ngayong gabi? Hello, Miss Pat. Okay naman ako ngayon. Medyo pagod lang. Pero kaya naman. Kaya makapagsagot.
Okay. So, yung pinakauna kong tanong ay, kung kailan yung kaarawan mo, anong taon mo na at ano ang zodiac sign mo? Kaarawan ko ay October 29, 2000. Ako ay kasi ko yung 21 anyos na 22. So, darap nga na October. At ang zodiac sign ko ay ang tinatawag na toxic sign, Scorpio. Agree. Ikalawa naman ay, bakit pinili mo ang kurso na to at kung meron mang nagudyok sa'yo na piliin ang kursong ito, sino naman ito? Pinili ko ang kursong ito dahil sinasabi ng karamihan, ang kursong ito ay para sa mga talentadong tao. Sa mga magagaling sumayaw, kusta, umarte, at iba pa. Pero pinili ko rin ang kursong ito dahil yung mga guro na nagudyok sa akin, mga guro sa iba't ibang larangan, sa pagsasayaw at pag-arte. Isa na rin dito si Sir John Villanueva at Christian Bautista, mga naging guro ko, na pinilit o isa sa mga taong nag-undyok, tumulak sa akin sa kursong ito. Dahil na nakikitaan daw nila ako ng potential, at ginamit ko ang mga nakikita nila upang makapagplano para sa aking hinaharap. Ito naman ay, kung gusto mo magbahagi kahit onti lang, pwede bang magbigay ka ng kaunting impormasyon tungkol sa pamilya mo? Pwedeng sa papa mo, mama mo, or sa mga kapatid mo? Lingid sa kaalaman ng lahat. Ako po ay galing sa broken family. Hiwalay na po ang aking mga magulang simula pa ng bata ako. At ng aking tatay naman ay hindi na po na sustento. At ang nangyari po, simula pa ng bata ako, ako na ang tumutulong sa aking magulang. At proud ako sa sarili ko dahil na sa sumurang edad, namulat, tinatawag na namulat, nilalagdan ng buhay kung saan typical na kwento ng isang bata o Pinoy na nagiging breadwinner dahil na ito siyang panganay at galing sa isang broken na pamilya. Ang ika-apat na tanong ko naman ay, working student ka ba? Kung oo, ano yung rason bakit ka nagtatrabaho habang nag-aaral? At ano klaseng trabaho yung pinagtatrabahuan mo? Oo, working student ako. Pinili ko maging working student dahil para makatulong ako sa aking magulang, aking nanay. Proud din ulit ako dahil nga nakakatulong ako sa kanya sa mga bayarin dito sa aming bahay. Sa katunayan, ako ang nagbabayad ng aming wifi at nakakatibid siya ng malaking halaga dahil nga nasa online class tayo, nasa pandemya pa rin. At isang factor na rin to para maging magaan yung buhay namin at pamumuhay dito sa bahay. Yan. Ang ikalima naman ay, kung meron mang isang bagay na pinagsihan mo, ano ito at bakit? Ayun, kung may isang bagay ako na pinagsisihan, siguro yung panahong nagre-representa ang aming grupo sa ibang bansa, Australia ba, na sayaw. At hindi ko pinipin si Mama sa kadahilan ng walang dahilan. Hindi ko alam kung anong meron sa akin. Ayoko lang, ganun. Ayoko sumama. Pero, kung tinuloy ko siguro yun, kasama nila akong sumasayaw ngayon doon at may trabaho. At nagre-representa rin ng ating bansa. Sayang. Sayang nga. Nakakayak. Yun naman ay, kung merong mang isang bagay na gusto mabalikan, ano ito at bakit? Kung may isang bagay akong gustong balikan, siguro yung panahon na yun. Kasi kung nakita ko na yung pananaw ko ngayon ay nakita na yung opportunity dati, nangyari nga na sa bagay na pinagsisihan ko. Siguro ay nandoon ako ngayon at sumasayaw o merong
kita sa passion na meron ako. At ayun, nakakapag-representa ng ating bansa na dati ko pang pangarap simula pa noon. Sa anong paraan mo napapasaya yung sarili mo? Napapasaya. Sa daming bagay eh. Isa na rin dito yung pagsasayaw at pag-satisfy sa mga gusto ko, pagbili ng mga gamit. Pero, yung pinaka nakakapagpasaya sa akin ay ang pagkain. Foods. Isa na dito, kapag nagutom ako, kahit madaling araw pa yan, alauna o alas 3 ng madaling araw, lalabas ako. Mumotor ako kahit saan kung makitang may kain na gusto ko. Lalo na yung mga sizzling, mga sisig, pare. Kakain ako ang gusto ko. Dahil ayun yung nakapagpasatisfy sa akin. At yung pag-aalaga sa sarili, ayun yung pinakagusto kong gawin. Yun pa lang, masayang-masaya na ako. Tama ka doon kasi kahit ako din malungkot, kinakain ko na lang din. Pero minsan, hindi pa rin na-fill up yung kalungkutan ko. Parang naiiwan pa rin doon yung lungkot. Kahit pa kumain ako ng kumain. So, parang hindi pa rin siya sapat. Ikaw ano naman, ano-ano yung mga bagay na kinagagalitan mo? Bagay na kinagagalitan ko? Binabalyo ko kasi yung oras. Eh. Kumbaga, lahat ng oras, kahit yung oras mo, oras na isang tao, iniisip ko yan. Kaya, kahit 2 minuto na ako wala, natatakot na ako kasi oras yan. Ayun, nagagalit ako kapag late ang isang tao, lalo na isang oras. Ayun, hindi ko siya kakausapin siguro buong pagsasama namin. Pero kung malate naman siya ng mga ilang segundo, may galit pa rin kasi segundo pa rin yun. Mali mo, sa segundo na yun, tamaan ako ng bala sa paghihintay. Ayun. Saka bang natin aksayin yung oras ng tao? Kailangan talagang i-eradicate na natin yung Filipino time na tinatawag talaga. Kasi hindi talaga siya maganda. So, kailan ka nag-umpisang sumayaw o naging mananayaw? At ano yung rason kung bakit mo siya nakahilikan? Yun. Nagsimula akong sumayaw, nabanggit mo nga kanina yung elementary. Nagsimula to ng grade 6. Uso yung dance craze na Teach Me How to Doggy, di ba? Napanood ako ng isa sa mga kagrupo ko ngayon na sumasayaw nga noon at tinanong nila ako noon na gusto ba nila ako sumali sa grupo nila. At ayun, hinihintay nila ako mapunta sa high school. At pagtungtong na pagtungtong ko sa high school, ay kinuha agad nila akong kagrupo. At nakasali na ako sa mga laban sa eskwela, mga patimpalak ng sayaw. At lumaban din kami ng mga sayaw sa ibang lugar, sa mga barangayan contest, mga dance contest. Ayun, doon ako nagsimula talaga. Yung pinakahuli naman, maaari mo bang ilarawan yung sarili mo? Nailalarawan ko yung sarili ko siguro bilang isang araw. Tirik na araw, actually. Bilang isang tirik na araw, mainit, pero nakakapagpasa ka ng apoy. Nakakapag-reflect ka rin sa ibang tao. Pinipapawisan sila sa mga ginagawa mo. Pinipapawisan sila kasi nape-pressure sila sa ginagawa mo. Kasi kung magpapasa ka ng energy yung nagagawa mo ang lahat, baka maisip nila na kaya rin nila. At yung apoy nga na tinatawag sa passion kapag bumalik, pinaka-satisfying ito sa isang artist, lalo-lalo na sa mga theater arts student na kagaya ko. Ayun lang. Maraming maraming salamat sa iyo, Mr. John Dever Martin. At yung takeaway ko sa interview namin is, kapag merong bagay na dumating sa iyo, kagaya nga nung kay Mr. John Denver, yung na-invite siya sa pagsasayaw sa ibang bansa, kailangan kunin mo na yun. Kasi kung may mga bagay na lumapit sa iyo, like opportunity talaga yun, tapos inayawan mo, pwede magsisi ka sa huli. So, yung mga oportunidad na nag-aabang sa iyo, kunin mo lang na kunin yan para sa huli hindi ka magsisi. And ayun lamang yung lesson na natutunan ko at maraming salamat. Maraming salamat. Eh.